The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning. Yun. Brad, may Jeff. Maulan-ulan dyan sa kinalalagyan mo. Ang ganda. Oo nga, maganda sinag ng araw. Actually, malamig this morning. Oo, mukha parang nasa Baguio ka. Nakapang-diinan ka. Nasa Baguio ka ba? Wala naman. Tapos tabi-tabi lang siya. Kumagulo. Mukhang naka-aircon si Pastor. Naka-ano nga, long sleeve eh. Totoo ba yung flower base sa likod mo? Hindi pa rin. Pakihawakan mo nga kung fresh flower. Hindi yan totoo. Kasi Consul Joe Asad kasi araw-araw niya binabantay ng likod ni Brad Jeff. Kung nasaan si Pastor Jeff. Pero Pastor, bumata ka dyan sa outfit mo ha. Mukha kang mga 35 lang ha. Sige, so Brad, okay, Brad Jeff, good morning po at marami nag-aabang sa atin, especially ho ang ating mga suking-suki po araw-araw, ang mag-asawang William and Yoli Chua, Edward and Helen Lim, opo si Sir Baby James at Ma'am Ida Chua, ano po si Ate Nati Ocampot na kanyang butihing mister, si Ninang Tina Monson Palma and everyone. Go Brad! Oo nga, ang dami. Ted, ang dami ko rin babatiin. Ang dami nagpapag-greet. But anyways, Engineer Joji Seri na Kabanatuan. Happy birthday daw, sabi na aking tito Bong Eliscopides. Birthday din ng iyong fans club, Ted. Ito, yung mga seniors natin. Tita Selly Cruz. Galing sa kanyang kapatid na si Tita Juliet. Sa Sunday pa naman birthday niya. Ka-birthday ng eldest daughter ko sa 26. Happy birthday din kay Janine. Alright, Ted. Tapusin na natin to. Paano labanan yung kawalang pananampalataya or unbelief? Sabi natin nung Miyerkules, stop overthinking. Pinapalaki natin masyado yung problema more than kung gano'ng kalaki ang ating Panginoon o Diyos. Pangalawa, humbly ask God, Lord, help me with my unbelief, sabi natin kahapon. So it's okay to have unbelief. Basta kahit katiting na belief meron ka, malaki ng puhunan yon as small as a mustard seed, nga. So just ask God for grace. Ngayon, pag-usapan natin yung kwento ni Sarah. Ito yung asawa ni Mateo tuloy. Asawa ni Abraham, okay? Ibang Sarah, si Sarah G yun. Ito, si Sarah, asawa to ni Abraham. Sinabihan kasi si Abraham Ted na yung misis mo next year, magkakaroon ng babies sa kanya sinapupunan at tahawakan niya sa kanyang kamay. Imagine ha, na overheard yun ni Sarah, narinig ni Sarah, nasa likod lang siya ng pintuan, sinabi nung anghel na nagkatawan tao, right, yung misis mo si Sarah, mabubuntis, at next year, hawak niya yung bata sa kanyang mga kamay. Narinig to ni Sarah, anong reaction niya? Pinagtawanan niya to. Eh bakit nga naman siya maniniwala, Ted? Unang-una, 89 years old si Sarah. Ang tagal na niyang may discount sa Mercury, sa mga restaurant, okay, dahil sa senior citizen card niya. 89 years old. Pangalawa, baog siya. Never nagka-baby. Tinry nila, nagpa-IBF, lahat na ginawa nila. Okay? 89 years old na baog, sinabi, mabubuntis ka next year. Kayo na po humusga. Hindi ka ba naman matatawa sa sinabi na yon, di ba? Okay? Ngayon po, okay lang sa simula magduda sa kakayanan ng Diyos, pero wag tayong manatili sa ganong estado. Gusto kong tanungin na ating mga viewers, sino sa inyo rito parang feeling mo baog ka na in terms of, you know, wala ng buhay? Wala kang kakayanan ng buhayin o magkaroon ng buhay ang iyong marriage. Barren na maybe yung financial status mo. Baog na pagdating sa pagkakaroon ng relasyon ulit sa iyong mga anak na, you know, mga suwail at imposible nang bumalik sa iyo. Ano yung mga imposibleng bagay na kinakaharap mo ngayon na parang feeling mo, kalimutan mo na Lord, hindi mo to kakayanin, Lord. As I've said, okay lang sa initial, ganun ang iyong pakiramdam, pero huwag tayong manatili sa ganung estado. Dahil tunghaya natin naging ending ng pananampalataya nitong si Sarah. Nung sa Hebrews 11:11, it was by faith that even Sarah was able to have a child. Wow, Ted! The following year, hawak niya yung baby, nanganak siya at the age of 90. Though she was barren and was too old, medyo matindi tong writer ng Hebrews, dinagdag pa talaga too old, she believed that God would keep His promise. Ted, she believed. Past tense. Yan ang definition ng faith. Okay, Hebrews 11:1, ang pananampalataya, Hebreo 11:1, ito yung daw yung faith. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan
at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Yan, Ted, ang definition ng faith sa Bible. Is being sure of what you hope for and certain of what we do not see. Hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na. And lastly, sabi ron that God would keep His promise. Ted, Cha, and the rest of our viewers, focus on the promise giver. Not on the promise, on the promise giver. Yung po ang pinakamahalaga na dapat natin matutunan paglapit natin sa Diyos. Na ang Diyos natin ay mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay. Ang tanong, do we see Him for who He is? Na siya po ay faithful sa ating mga dinudulog sa Kanya as long as it is according to God's will. Okay? Yun lang po yung mahalaga doon. Dahil kung nagdadasal ka tumama sa loto, mukhang hindi align sa God's will yon. Let's pray according to God's will. And if it's according to His will, according to His timing, it will happen. Tayo po yung magdasal. Panginoon, salamat po sa buhay ni Sarah. At the age of 90, nagkaroon ng baby. Despite baog, too old, and yet, Lord, walang imposible sa'yo. At kung sino man po'y nakikinig ngayon, stage 4 cancer, hiwalay sa asawa, delinquenting anak, baon sa utang, walang trabaho, Lord, walang imposible sa'yo. Mag-focus lamang kami sa'yo, the promise giver. At kung hindi pa dumarating, manatili kaming nakaakibat sa'yo. Kasi Lord, kahit hindi ma-receive ang aming pinagdadasal, pero naging malapit kami sa'yo, yun na Lord ang ultimate win. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, sa mga lumalapit sa'yo na nagdududa sa kakayanan mo, tumalikod na sa'yo, Lord, pabalikin niyo po sila by your grace. Tulungan niyo sila to focus on you and not on the problem. That you are a God who keeps His promises. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, muli po, salamat sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa panahon po na ginugugol po sa amin ni Brad Jeff para po sa inyong mga salita. Salamat, Lord, for giving us Brad Jeff Aliscopidas. Lord, take care of his family, kanilang simbahan, at lahat po ng mga lingkod ng simbahan na ngayon po nakikinig sa aming programa. Lord, i-bless you po kami today. Lahat po ng mga manggagawa ngayon na nakikinig sa amin, na amin pong maitawid ang buong maghapon na ito para po sa aming paggawa. At kami po ibigyan po ninyo ng lakas na pangangatawa na harapin pa po ang mga hamon sa aming pong buhay. Amen. Mahal na Panginoon, this we say and we pray in Jesus' name. Amen. Salamat, Brad Jeff. Thank you so much. Have a good weekend. And baka may gusto kang i-plug para sa iyong anumang mga aktibidad today or tomorrow. Yes, Ted, of course. Uh-oh. Ted, mamaya alas 8, matindi tong guest ko na to. He's one of good friends natin. Si Dodong Kakanando. Ang title ng aking show mamaya sa Daily Brad, Journey to Fruitfulness. Matindi to, Ted. Executive ng HP, naging farmer in Bukidnon. Grabe yung biblical principle that he applies sa business and sa farming. Matindi to, si Dodong Kakanando po. Ang dami natin matututunan dito about the faith journey ng mama na to. So, mamaya alas 8 po sa pastorjeff.ph. Mark nyo na po yung calendar nyo. Punta kayo sa Facebook ko na pastorjeff.ph. Pindutin nyo yung like. Ino-notify kayo ng show mamayang alas 8. Yun lang, Ted, ang aking announcement. Thank you. Well said. And God bless you more, Brad Jeff. Yes, ikaw din, Ted and Cha. Enjoy the rest of the weekend. Ito po ang inyong Daily Brad. Your daily dose of inspiration. God bless. God bless you too. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.